Ito ang numero unong radyo ng Masang Pilipino. Hatid ng balita at serbisyo para sa pagbabago. 107.5 sa inyong mga radyo. Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, lungsod ng Tago. Ako ang inyong kagbayan, Junior Bahis. At ako naman yung kabalitaan, Justine Lapinin. Ito ang Radyo Aktibo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Central Luzon sa sailalim sa 117 protocol dahil sa presensya ng African Swine Fever. Pagdating kay CPP-NPA Chair Jose Maria Sison, maaaring malabo dahil sa 1951 Refugee Convention. Kauna-unahang kababaihang pulis sa Pilipinas, inilunsad ng PNP sa bayan ng Maria Siquijor. Balita, pinapaiting ng Department of Agriculture ang implementasyon ng 1710 protocol para mapigil ang pagkalat ng ASF sa bansa. Para sa malitalin, narito sa Nicole Astillo. Ikinip ni DA Secretary William Dar na lumawak ang mga lugar na under quarantine ngunit hindi mo na pwedeng sabihin kung saan. Nakapaloob sa protocol na mga baboy na nasa 1 km radius ng site of infection ay dadaan sa mandatory calling. Samantala, magtatalaga naman ang quarantine checkpoint sa loob ng 7 km radius ng lugar. Gayunpaman, inaasahan ng DA mga may-ari ng babayan na iulat ang anumang sakit ng mga hayop sa loob ng 10 km radius. Nicole Astillo, nagpapalita. Sa ibang balita, CPP founding chair na si Joma Sison, protektado ng Refugee Convention ng United Nations. Para sa mga detalye, nanito si Edward Mercedes. Nahaharap ngayon si Sison sa patong-patong na kaso tulad ng multiple murder, extortion, kidnapping, torture at human trafficking. Subalit sa pahayag ni Court of Appeals Associate Justice Mario Lopez, mahihirapan ang PNP na mahuli si Sison sa kabila ng kanilang pag-apila at paghingi ng tulong sa Interpol. Dahil sa klausyan ng International Legal Convention bilang refugee at dito kayang pakialaman ang anumang otoridad ng Pilipinas. Samantala, si Sison ay nasa political asylum pa rin sa Netherlands. Edward Mercedes, nagpabalita. Sa ibang balita, tinaguri ang Maria Police na binubuo ng 21 kapulisan, formal na pinakilala sa publiko. Para sa madetalye, narito si Shelly Velbante. Pinamo noon ni Police Captain Judith Besas ang pinakaunang female dominated police force sa bansa na pinangalan ng Maria Police. Ang kisikor Governor Zaldi Villa na patunay ito na epesyente ang mga kababaihan sa kahit anong trabaho. Matatagpuan ang nasabing police station sa bayan ng Maria, kakiba nito ang pagbabago ng imahe ng lalawigan ng Siquijor bilang lugar ng mga mamamara. Shenevel Bante, nagbabalita. Salamat, Shenevel. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Radyo Aktibo. Paging handa sa mga sako na ito ang daan sa kaligtasan. Emergency bucket ang kailangan at importanteng mga supplies. Emergency kit, check. Flashlight and batteries, check. Food and water supply, check. Ayan, in case of emergency, I am ready. Sana kayo rin ay handa upang sa panahon na sakuna, lahat tayo ay may palangga. Maging masunurin sa lahat ng kautusan sapagkat nasa huli ang pagsisisi. Makinig sa mga payo at tuntunin para ang buhay hindi malagay sa langanin. Isang paalala mula sa himpilang ito. Ikaw, gano'ng kakanda? At nagbabalik po ang Radyo Aktibo. Ibinanyag ni dating Valencia City Mayor Jose Galario Jr. ang bentahan ng hospital past New Pilipit Prison na nagiging daan sa illegal na transaksyon. Para sa mga detalye, narito si Alexander De Lola. Isiniwalat ng dating alkalde ng Valencia sa mga nagdaang patinig sa Senado ang illegal na pagbebenta ng hospital past sa mga drug lord upang gawing sentro ng illegal na transaksyon ang Pilipit Hospital. Tinatayang aabot ng 2 milyon piso ang kinikita ng mga doktor na posibleng sangkot sa illegal na bentahan. Gayunpaman, nilinaw ng Medical Director Dr. Orses Ocenas na awang di makatotohanan ang mga aligasyon sa ospital. Alexander De Lola, naka-aktibo! Salamat, Alexander. Sa ibang balita, ipinagtanggol ni Senator Tolentino si DOTR Secretary Tugade mula sa naging pahayag ng Senadora po tungkol sa problema sa traffic sa EDSA. Para sa mga detalye, narito si Justine Lapini. Sinabi ni Senator Francis Tolentino na hindi dapat isisi kay DOTR Secretary Arthur Tugade ang problema sa traffic dahil hindi ito saklaw na kanilang mandato. Naliwas naman ito sa naging pahayag ni Poe na dapat pababain sa pwesto si Tugade dahil sa minang pag-resolba ng traffic congestion sa EDSA. Sa kabilang banda, saan ni Tugade na maraming magagawang gobyerno kung maaprobahan ang emergency powers ng Presidente. Justine Lapinid, nagbabalita. At yan po ang mga nakalap na balita sa araw na ito. Muli, ito po ang ilikot, Justine Lapinid. At ako naman po si Julie Hubahi. Pilipinas, isang pagbubugay sa mga atletang Pilipino sa 38th SEA Games na nag-uwi ng karangalan sa bayan. Pilipino, oh, oh.
Radyo.